Hello mga katutot na DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. In this video ay pag-uusapan po natin ang dahilan at paraan para maayos ang paggalaw ng bearing sa ating pong aluminum cover ng motor na ating bearing converted na electric fan. Ang nabanggit na problema ay familiar o common sa mga bearing converted electric fan po. Ito po ang katapat na problema ng bushing electric fan na stuck up problem. Subalit, hindi katulad ng huli na kapag naging problema ay nagbubunga ng pagka-deform, pagkaluso ng pyesa at kadalasan ay kasira po ng motor ng ating electric fan. Sa bearing converted ito po, hindi ito mangyayari. Iingay muna ito at magbabagyan ng problema at maayos din man po agad katulad nito sa ating gagawin. So, umusan po tayo. Schedule na weekly cleaning nito ang ating pong electric fan. Sa ikot ng pamblit, wala naman tayo nakikita ng problema. Malakas naman ito. Kasama po ang pag-chip nito sa ating paglinis. Ang gusto ng ikot niya, nagtawa na masyadong presyon. Mukhang matatagal lang pa ito, kaya medyo pigilan na po natin para hindi tayo masyadong magtagal. Okay po. Medyo may uga. Medyo uga siya. Double check natin. Tingnan natin kung saan manggagaling itong pagbaba niya. Okay, hindi na malaman natin mabuti kung ano pinagbumbula ng kanyang paggalaw at na maaari ito sa bearing, shafting, spacer washer o dito mismo sa ating hole. Kung sa bearing, dapat tumuhon ito habang umaandar pero wala naman. Okay. Observahan natin pa. Ay, gumagalaw ang buong bearing. Pero kapit naman ito ang ating inner ring sa shape, oh. So, kung magkaganon ay hindi mahalata ang problema dahil sa sentro din ng bearing sa butas habang ito yung umiikot. Although may horizontal vertical plate ito, hindi naman maluwag o umaalog ang bearing sa shafting. Yun po mahalaga. Okay po. Kaya hindi maingay. At sa tingin ko ay hindi sa bearing problema, nasa spacer o yung ating washer. Dahil ito sa wear and tear ng spacer o washer, kaya lumuwag ang bearing dito sa aluminum cover. Sa isang banda, maaaring hard starting nagiging problema po nito. Hirap sa umpisa dahil maluwag at di pa nakapwesto sa bearing sa aluminum. So, balit pag bumilis ng ikot, ay sigurado mo siya lang ito at wala nang ingay. Buti na lang at nakita natin bago pa umiingay ng malakas at dahil ating maayos na. Okay, tigisan lang kanyang washer. Pasensya na po, medyo hirap po akong mag-video dahil hawak ko na isang kamay ang aking pang-video o yung phone. At itong ating isang kamay ang ating lang pong pinangahawak dito sa ating pong rotor. Okay, yan po yung ating washer. So, ito pong washer sa left side, yung palitan natin ito. Ayan, pinalitan po natin ng mas manipis na washer. Isang washer, pero mas maliit po ang diameter po niyan. Okay. Medyo mahigpit po. Mahigpit siya. So, palitan natin itong ating washer ng mas manipis. Pero ang diameter po niya dapat ay maliit pa rin para po hindi maapektuhan yung outer diameter ng ating bearing. Okay, yan po yung pinalit natin. Mas manipis na washer po. Ayan. So, kapit natin. Ayan, na-install na natin siya. Medyo gumaan ng konti ang kanyang ikot. Subalit, kumakagat pa rin. Ayan, kumakagat pa rin siya. So, hindi pa rin siya pre-wheeling o pre-spin ng ating washer o ating motor. So, itong nasa may bandang hulihan ang ating papalitan yung washer. Mas manipis kamukha nitong nasa harapan. Okay po. Pero maliit pa rin po ang diameter. Tandaan po natin ang ating washer na ilalagay para po hindi maapekto ang outer diameter ng ating bearing. Ang bearing nga po na ng ating pala dito ay yung MR148. Ano po? Ang outer diameter niya ay 14 lang. Okay. So, yan ay kapitan natin. Alright, medyo maganda, magandang kanyang ikot. May pre-wearing siya, may pre-spin siya. So, double check natin yung kanyang pag-alog.
Ayan po, at subukan natin yung horizontal play. Wala. Vertical, horizontal, galaw-galawin natin. Tingnan natin kung gagalaw. Wala, wala siyang galaw-galaw. So, fixed na siya doon sa hole ng ating aluminum cover. Hindi ka mukha kanina na gumagalaw itong ating bearing. So, okay na po siya. Ayan, wala rin po kahit tulak natin. Wala. Wala siyang paggalaw, okay? So, check naman natin yung kung maganda yung ating pagkaka-setup. Kung tutunog siya, kung pag-ating pong pinandar. Okay? Wala, okay po. Okay po ang kanyang pagandar. Wala po tayo narinig na ingay. Ayan. Okay, so ibig sabihin, naka-perfect po yan, naka-sentro po yan. Okay, maganda po yung ganyan. Wala pong masyadong hirap ang motor. So, wala pong masyadong cost ng energy rin po yan. Tatagal po ang ating electric panel po. Okay po. So, check naman po natin ang pre-wheeling niya. Kung talaga walang friction siya, dapat umabot po siya ng mahigit na 20 seconds. Okay, at pag umabot po siya ng mahigit 20 seconds, ibig po sabihin, ay okay na okay po yung ating pong setup. Okay po, yun po ating panuntunan kung maganda po ang ating setup. Okay po. So, kunin na po natin. So, ayan po. Nakita niyo na po kung maabot siya ng 20. So, hanggang dito na lamang po at ang ating video. At sana po yung naibigan ninyo ang ating topic ngayon. At kung nyo po naibigan, ipakilike na lang po. At pakidamay na rin po ang subscribe button. At ipakihit na rin po ang notification bell para pag-updated po kayo sa susunod ka pa po ang mga video na po. So, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Bye-bye and God bless us all. Ingat po palagi!